tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng ating Panginoon Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Tayo'y tinipon ng Diyos upang pagpalain niya at ihatid sa kanyang biyaya. Kaya nga't upang tayo'y maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Hanapin ninyo ang poon, kayong mapagkumbaba, kayong gumaganap ng kanyang kautusan. Hanapin ninyo ang katwiran at iyon ang inyong gawin. Baka sakaling kayo'y patawarin at iligtas sa araw ng kanyang poot. At ang iiwan ko roon ay mga taong mapagkumbaba na lalapit sa akin upang pasaklolo. Ang natira sa Israel ay hindi nagagawa ng kasamaan at hindi magsisinungaling ni mandarayaman. Uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag at wala silang katatakutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupa inilay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Mga aba ay mapalad, Diyos ang hari nilang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan nang kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang sa paningin ng sanlibutan ay marunong, makapangyarihan at maharlika. Subalit, pinili ng Diyos ang sa palagay ng sanlibutan ay kahangalan upang hiyain ang marurunong at ang mahihina sa turing ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutang ito upang pawalang halaga ang mga itinuturing na dakila ng sanlibutan. Kaya't walang maaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas.
Kaya nga, tulad ng nasasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki na may ibig magmalaki. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaluin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aki inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Araw ng Linggo, araw ng Diyos, araw ng pamilya ng Diyos, araw ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos.
At tayo'y dinala ng Diyos dito sapagkat gusto niya tayong pagpalain at basbasan. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Batiin niyo ang katabi niyo, good morning. At sabihin mo, pinagpala ka. At tayong lahat, dahil nakakapagsimba tayo ngayon, tayo'y pinagpala ng Diyos. At walang ibang hangad ng Diyos, kundi lalo tayong pagpalain. Kaya sa mga gusto pang pagpalain ng Diyos, pumalakpak ng papuri sa Panginoon. Tayong lahat ay pinagpala sapagkat tayong lahat mga anak ng Diyos. Wala ka pang ginagawa, pinagpala ka na ng Diyos. Huwag niyong isipin, mga kapatid, na ang pagpapala ni Jesus Nazareno ay ipinagdaramot niya o naghihintay pa siya sa atin para tayo'y kanyang pagpalain. Ang kakulangan, mga kapatid, ay hindi sa pagpapala ni Jesus Nazareno. Kung pakiramdam mong hindi ka pa pinagpala, ang kakulangan ay ang ating paghahanda upang tanggapin ang kanyang pagpapala. Di ba mamaya, pagkatapos ng misa, kasama ang mga seminarians at mga lay minister, bababa kami. Di ba magwiwisik kami ng banal na tubig? Sino ang nababasa? Yun yung mga humaharap at nagtataas ng kamay. Hindi ba pag tumalikod ka, lumayo ka, hindi ka mababasa. Kahit ilang galon ang ibuhos ko dyan sa baba, kung magtatago kayo, tatalikod kayo at iiwas kayo, hindi matatanggap ang pagbabasbas. Ganon din ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid. Araw-araw, isinasaboy niya ang kanyang pagpapala. Araw-araw, iginagawad niya ang kanyang pagbabasbas. Ngunit ang tanong, sinasaluban natin yun? Handa ba tayo na papasukin ang pagpapala ng Diyos? Kaya uulitin ko, hindi maramot ang Diyos. Hindi kuripot si Jesus Nazareno. Hindi nag-aantay si Jesus Nazareno bago niya tayo basbasan. Ang Diyos ay pag-ibig at awa. Kaya nga tuwinay siya'y nagpapala. Kaya ang ating laging dinadasal, maging handa tayo sa pagpapala ng Diyos. Maging bukas tayo sa biyaya ng Diyos. Lahat tayo gustong pagpalain. Kaya nga pumalakpak kayo kanina eh. Gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Sa ilalim ng kagustuhang yan, ay gusto natin sumaya at magalak sa buhay. Lahat ng tao gustong sumaya sa buhay. Ang gustong sumaya, pumalakpak nga. Ngunit ang tanong, saan mo hinahanap ang kasiyahan sa buhay? Alam niyo ba yun? Lahat ng ginagawa natin, yun ang dahilan. Gusto mong sumaya. Kaya ka kumakain, namimili ka ng ulam mo, gusto mong sumaya. Kaya ka namimili ng suot mo, gusto mong sumaya. Mamaya, mamimili ka, yung pipiliin mo, kasi sa tingin mo, yun ang magpapasaya sa'yo. Yung pinipili mong makakasama, di ba, pag kainan halimbawa,
pagkatapos yung kumuha ng pagkain, di ba, mamimili ka kung sino katabi mo sa mesa. Kasi gusto mo, yung katabi mo, magpapasaya sa'yo. Ayaw mong katabi yung kaaway mo. Ayaw mong katabi yung pinagkakautangan mo, pinagtataguan mo nga eh. Pero, yun ang dahilan. Kaya yung pinili mong trabaho, sa tingin mo, yan ang magbibigay kasiyahan sa'yo. Kaya ka nag-abroad, kahit minsan mabigat sa loob mo, yung mga nanonood sa ating mga kababayan nating nasa abroad ngayon, ayaw nilang mawalay sa pamilya nila. Sino ba may gustong maghiwa-hiwalay tayo? Pero bakit nila piniling mag-abroad? Dahil alam nila, yung kabuhayang maiipon nila, yon ang magpapasaya sa kanilang pamilya. Kasi, pag nagtapos ang kanyang anak, pag nakapagtayo sila ng bahay, pag nabayaran yung kanilang inutang, magiging masaya sila. Kaya lahat tayo, mga kapatid, batid man natin o hindi, kaya bakit marami nagsiserve dito sa ating sa Quiapo? Bakit kahit ang lalayo pa ng mga pinanggalingan ninyo, nandito kayo? Kasi sa tingin natin, pag naglingkod tayo sa Pung Nazareno, sasaya tayo. Bakit kayo nagsisimba rito? Mas malapit naman yung ibang simbahan sa bahay ninyo. Dahil sa tingin ninyo, pag nakita natin ang mahal na Pong Jesus sa Nazareno, nakita niya tayo, sasaya tayo. Kaya nga ang tanong, saan natin hinahanap ang kasiyahang hinahanap din natin sa buhay? Naalala ko po dati yung teacher ko, inutusan akong pumunta sa faculty room. Sabi niya, hanapin mo yung salamin ko. Ilang minuto na akong naghahanap, hindi ko mahanap-hanap. Pagkatapos ng ilang mga 10-15 minuto, pumasok na siya, nainip na. Sabi sa akin, bakit hindi mo mahanap-hanap? Napakamot na lang ako ng ulo. Pagtingin ko sa kanya, nakasuksok pala dito sa may dibdib niya yung salamin. No? Hindi ko naman bata pa ako noon, baka sabihin, namimiloso po ako, nandito pala yung salamin. Pinapahanap sa akin doon sa faculty room, nandun pala, nakasukbit sa kanya yung salamin niya. Alam niyo minsan mga kapatid, kaya hindi natin makita yung pagpapala, kaligayahan ng Diyos, hinahanap natin sa maling lugar. Hinahanap natin sa maling tao. Hinahanap natin sa maling sitwasyon. Kaya nga, balik ako sa tanong, saan natin hinahanap ang kasiyahan? Baka hinahanap natin ito sa pera. Kaya siguro sabi ni iba, pag yumaman ako, doon ako magiging masaya. Baka iba sa atin, hinahanap yung sa kapangyarihan. Pag nakapwesto ako, pag ako na ang presidente, pag ako na ang chairman, pag ako na ang mayor, kapag ako na ang pinuno, sasaya ako. Saan natin hinahanap ang kaligayahan? Mga kapatid, kaya nga tayo nandito. Kasi sinasabi natin, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na pagpapala, hindi nakikita sa labas, hindi makikita sa bulsa, hindi makikita sa suot, hindi makikita sa itsura. Kaya nga nagpapakahirap tayo pumunta sa Quiapo para makita natin ang mahal na Pong Jesus sa Nazareno. Dahil sa Kanya natin makikita ang tunay na pagpapala. Sa Kanya natin makukuha ang tunay na biyaya. Sapagkat ang tunay na pinagpala sa lahat, ang tunay na puno ng pagbabasbas sa lahat, ay walang iba kung hindi ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Kaya nga sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus Nazareno,
kung sinasabi ng mundo, mapalad ang mga mayayaman. Ang sabi ni Jesus sa Sareno, mapalad ang mga aba na nagtitiwala sa Diyos. Kung sinasabi ng mundo, mapalad ang mga masasaya. Ang sabi ni Jesus sa Sareno, mapalad ang mga nahahapis. Kung ang sinasabi ng mundo, mapalad ang mga nasa taas. Ang sinasabi ni Jesus sa Sareno, mapalad ang mga mapagkumbaba. Kung sinasabi ng mundo, mapalad ang nasusunod ang lahat ng kanilang gusto. Ang sinasabi naman ni Jesus sa Sareno, mapalad ang nagmimithing matupad ang kalooban ng Diyos. Kung sinasabi ng mundo, mapalad ang mga nanlalamang nakakaisa. Ang sinasabi ni Jesus sa Sareno, mapalad ang mga mahabagin. Kung sinasabi ng mundo, mapalad ang mga nakakaganti. Ang sinasabi ni Jesus sa Sareno, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo. Kung sinasabi ng mundo, mapalad ang mga walang problema at kaaya-aya sa lahat, pinapalakpakan ng lahat. Ang sinasabi ni Jesus sa Sareno, mapalad ang pinag-uusig dahil sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa madaling sabi, mapalad ang katulad ni Jesus na Sareno. Kaya nga mga kapatid, naririto tayo hindi lang para humiling kay Jesus sa Sareno. Una sa lahat, naririto tayo upang tumulad kay Jesus na Sareno. Ulitin ko po, naririto tayo hindi lang pala humingi kay Jesus sa Sareno. Tayo narito para tumulad kay Jesus na Sareno. Sapagkat ang tunay na pinagpala, ang bukal ng biyaya ay si Jesus na Sareno. Kaya nga, buksan natin ang ating puso. Hayaan natin yung ugali ni Jesus na Sareno ang maging ugali natin. Hayaan natin yung minamahal ni Jesus sa Sareno, mahalin din natin. Hayaan natin yung pagtitiwala ni Jesus sa Sareno sa Ama, gayon din ang maging pagtitiwala natin sa Ama. Hayaan natin ang pagkamasunurin ni Jesus na Sareno sa Ama ay maging masunurin din tayong mga anak ng Diyos. Sapagkat kung katulad tayo ni Jesus sa Sareno, magiging handa tayo sa pagpapala ng Ama. Kung katulad tayo ni Jesus sa Sareno, tunay nating mahanap at matatanggap ang pagpapala ng Diyos. Kaya ang sukatan ng pagtanggap sa pagpapala ay ang pagtulad kay Jesus Nazareno. Pinagpapala ang pinapatuloy ang Diyos sa kanilang buhay. Mga kapatid, ang taong tunay na masaya ay yung puno ng pag-asa. Ang taong tunay na may galak, kalooban ng Diyos ang tinatahak. Ang taong tunay na pinagpala ay iyong nagtitiwala. Mahal na pong Jesus Nazareno, ikaw ang tunay na pinagpala, pagpalain mo din po kami. Amen. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,
Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo'y nagagalak para sa ating malaking gantimpala sa langit, manalangin din tayo sa Ama para sa biyayang itaguyod ang kanyang paghahari. Ang ating tugon, tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo kaming iyong simbahan upang manatili kaming mapagkumbaba habang sinisikap naming iwaksi ang tukso ng klerikalismo at ideolohiya. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa mabuting balita ng iyong kaharian. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gawin mong daluyan na iyong awa at habag ang lahat ng mga lingkod bayan. Unahin nawa nila ang kapakanan ng kanilang kapwa, lalo na ng mga dukha. Gabayan mo sila sa iyong katotohanan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Gabayan mo nawa ang Episcopal Commission on Biblical Apostolate, ECBA, sa kanilang gawaing ihatid ang salita ng Diyos sa nakararaming. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Pukawin mo sa amin ang pagnanais na paglingkuran ng isa't isa sa kababaang loob, lalo na ang mga kapatid naming aba sa lipunan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kami nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Idalangin din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na kahilingan. Kami dumadalangin. Tapat na Ama, pagpalain mo kaming iyong mga abang ampon. Ama naming matapat, kami nagagalak sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, itong paghahari ay tunay na suma sa amin. Tulungan mo kaming makialahok sa iyong gawaing pakikinig at pagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Thank you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawara ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Salute po ang lahat. Tayo'y nagsisimba sapagkat naniniwala tayo ang bukal ng pagpapala ay si Jesus na ating Panginoon. Buksan natin ang ating puso. Tanggapin natin ang kanyang pagpapala. Tumulad tayo sa kanya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yung iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pinagpala sapagkat tayo mga anak ng Diyos, tumawag tayo ngayon sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa aming lahat, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung naghahanap kami ng kasiyahan labag sa iyong kalooban. Patawad po kung kulang kami ng pagtitiwala sa iyong kalooban at kabutihan. Panginoon, linisin niyo po kami. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Kristo, ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan at pagpapala. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Announcement po, sa darating na Webes, February 2, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila, tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na February 2, Webes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay ang muli naming panawagan ng inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Pinapaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po tayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling ng iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po maraming salamat sa inyong pagpunta dito sa ating simbahan sa Quiapo. Salamat po sa inyong tulong sa ating simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala dito sa simbahan ng mga pangayuda para sa ating mga kapatid na nangangailangan. Salamat po. Ang debosyon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lang sa dasal, kundi tayo'y tinutulungang tumulad sa Kanya, mapagmahal, mapagmalasakit at tumutulong. Pagdasal natin ang bawat isa na tunay tayong pagpalain ng Diyos. At atin pong tandaan, ang taong tunay na masaya, sa Diyos ang pag-asa. Ang taong tunay na pinagpala, sa Diyos nagtitiwala. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala ng mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagpapala ng poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos.